Alam po rin nyo, ngayong magkakasama tayo, di ko maiwasang isipin ang dinatan nating sitwasyon sa DSWD. Naalala ko po nung pagkatapos ng Bagyong Undoy, nung taong 2009, Prida ang matuwid po airport ito, no? Ang nagkalat na tarpaulin ng DSWD, panay tungkol sa kung saan pwedeng magbigay ng tulong at donasyon. Ang lumalabas, mismong DSWD pa ang nanghihingi ng relief goods sa publiko. Meron namang isa, tila ipinagmamalaki pa kung gaano katagal na i-deliver ang ayuda sa Bicol dahil pinagmalaki pang nanggaling ang convoy mula dito sa Malacañang at sa Maynila. Ganyan na nakasanayang estilo at pag-iisip nun, di po ba? Tuloy, dahil sa kapabayan ng pinalitan natin, ang unang naiisip ng tao kapag nakakakita ng taga-DSWD, may matinding sakuna. Sigurado, may malaking problema. Ang mga kawani, gusto yung mang magkawang gawa ay hirap na may magawa. Ngayon po, kitang-kita na ang pagbabago sa inyong ahensya. May sapat na tayong pondo, kaya di na kailangan ng malawakang panawagan para sa mga donasyon. Pag sinabing DSWD, ang agad ng maiisip, handang-handa at listo. Kababalita pa lang na may paparating na bagyo, automatic na ang pre-positioning ng ayuda. Nariyan ang buong ahensya, kompleto ang datos para makapaganda ng tama at maayos. Ngayon po man, di natin sinasabing perfecto na ang lahat. Tulad na lang nung ilan na. Sa tindi ng bagyo, nadamay pati mga warehouse natin at tinangay ang marami sa ating pre-positioned relief goods. Maging ang first responders sa lokalidad, apektado rin. Ito po, inaaral natin kasama ng iba pang pwedeng maisasayos para higit pang mapabuti ang serbisyo sa ating mga boss. Ngayon po, alam naman natin ang DSWD hindi lang pang kalamidad o pang social welfare. Kung dati kinakalimutan ang dulo ng inyong pangalan, tayo naman idinidiin natin yung huling D o yung bahagi ng tawag ay development. Kapag sinabing ang DSWD, tuloy kayo ng ating 4-piece ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tignan nyo na lang ang kaibahan. Dati kinakasangkapan ang programa para sa pamumulitika. Ngayon sa pamamagitan ng listahanan, natutukoy natin ang mga tunay na nangangailangan. Sila ang binibigyan natin ng lakas sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan, pabahay at ayuda sa panahon na sakuna. Silipin na natin ang mga datos. Ang budget ng Pantawid Pamilya mula 10 bilyong piso noong taong 2010, 62 bilyon na nitong 2015. Ang dinat nating bilang ng beneficiaryo mula 787,000 kabahayan, ngayon ay nasa 4.4 million na at yung huling 200,000 this year may sasama na natin sa listahan. Para sa taong ito, itinaas pa natin ang budget nito sa 62.7 billion pesos. Again, para sa target natin 4.6 million kabahayang beneficiaryo. Meron man nagsasabi, imbestigahan daw ang Pantawid Pamilya at napakalaki ng gastusin dito. Palagay ko naman po, tayong mas nakakaramit bukas at maayos ang pag-iisip, sasabihin yung naitalang 7.7 milyong Pilipinong nakaalpas na sa kahirapan sa tulong ng 4-piece, talagang sulit ang bawat pisong inalaan natin sa programa. Ang totoo, paunang resulta pa lang yan. Siyempre, ngayon pinalawak na natin ang coverage ng Pantawid Pamilya hanggang high school kasabay pa ng tulong ng test at CHED. Ay magkakaroon pa tayo ng mga kabataang skilled workers. Ibig sabihin, may sweldo mas tiyak, mas mataas, at mas may kakayahang iangat ang kanilang buhay. Ang KALAHI-CIDSS project naman, pinatibay din natin. Dito, ang mga maralitang komunidad ang sinasanay para mag-isip, magpatupad, at mga siwa sa mga lokal na proyektong sila rin mismo ang tumukoy. Halimbawa sa mga ito, karsada, patubig, paaralan, barangay health stations, at mga pasilidad pansaka. Mula Hulyo taong 2010 hanggang Disyembre taong 2015, umabot na sa 16,282 proyekto ang nakompleto natin na direktang nakatulong naman sa tinatayang 3.1 milyong kabahayang beneficiaryo. Dulo po nito, di lang natin natugunan ang maaagarang pangangailangan ng ating mga boss. Binibigyan din natin sila ng kakayahang maitaguyod ang mas magandang kinabukasan. Siyempre po, di naman natin masisiguro ang tagubay ng mga programa natin kundi dahil sa napakahusay na hepe ng DSWD na si Secretary Dinky Soliman. Sabi ko nga noon, nabanggit rin niya,
On call siya 25 hours a day, 8 days a week, wala pong overtime at incentive bonus. Kaya dinadaan ko na lang ako sa paminsan-minsan, pinapakain ko siya ng namaski ano. Dahil pag natapos ko kami sa trabaho, nauwi kami doon sa 24 hours na kainan. Ibig sabihin nun, kailangan daanin sa maraming oras dahil hindi ganun kasarap yung pagkain po doon. Kaya naman po, kay Secretary Dinggi sa Kala ng Sambayanan, taos puso ako nagpapasalamat sa iyong wagas na pag-asikas at pag-aruga sa ating pong mga boss. Sa bawat pagkakataon naman ng paglilingkod, kasama ni Secretary Dinggi ang mga huwarang kawari ng DSWD. Narinig natin kanina si Chona Kalamba ng Region 7 na isa sa mga sumaklolo sa mga pamilyang tinamaan ng lindol sa buhol ng taong 2013. Alam po niyo, nagdadala ng taong mansyan noong mga panahon yun at epektado rin ang lindol, pinili pa rin niyang mag-ikot sa mga komunidad. Kasama siya sa mga tumukoy sa kalagayan ng maapektado nating kababayan para agarang matugunan ng gobyerno ang kanilang pangangailangan. Nakilala din natin si Danny Bitara ng Region 5 at si Noemi Mungaya ng Region 8. Minsan ang na-aksidente at nalagay sa peligro ang buhay habang rumaresponde sa bagyong Yolanda ng taong ring 2013. Sa kabila nito, hanggang ngayon, tuloy pa rin ang kanilang pagkalinga sa mga kababayan natin. Bukod sa ating mga kawani, narin din ang iba pang Pilipino kabalikat natin sa serbisyong panlipunan. Ilan lang sila Venus Ra, Isa Calzado, Casey Concepcion, Gary Valenciano at Ann Curtis sa mga tumutulong at nakikiisa sa pagsulong ng ating mga proyekto. Isama pa natin ang libo-libong volunteers na nagbubukas palad di lang tuwing may sakunay. Kundi maging sa mga regular na proyekto ng ahensya. Ay talagang todo ang naibibigay na serbisyo o tumutulong na maibigay na todo ang serbisyo ng DSWD sa ating mga boss. Sa ating mga huwarang kawani at volunteers, ang bawat butil na malasakit ninyo sa inyong kapwa Pilipino sa kasalukuyan, paglaon ay magbubunga ng mas malaki pang pagbabago. Lahat ng tulong ninyo sa mga beneficiaryo ngayon, mamanahin ng mga susunod pang henerasyon. Yung kalayaan mula sa gutom, kalayaan mula sa kawalan ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan, kalayaang mangarap at panghawakan ang sariling tadhana. Lahat ng mga yan, bit-bit nila at ng mga susunod pa sa kanila. Talaga pong kayo ang gumagawa ng pagbabago. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, hayaan ninyo namang suklian kayo kahit papaano ng Estado. Kinalala po sa atin, Executive Secretary, permado na po ang anniversary bonus para sa inyong mga kawani ng DSWD. Naghati ko kami ng trabaho, pag problema sa akin, pag yung ganyang good news, siya nang bahala. Sa totoo lang, napakahirap ikahon sa iisang linya ang kabuang ambag ninyong social worker sa ating bayan. Pero kung papansinin natin ang simpleng logo ng DSWD, marahil mas madali nating maunawaan ang diwa ng inyong serbisyo. Mayroong mga kamay na tangan ang isang puso na sumisimbolo sa bukas palad ninyong pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Tunay nga kayo ang mukha ng malasakit ng ating gobyerno. Ang hiling ko nga lang po, sa harap ng mga darating pang pagsubok, naway di kayo panghinaan ng loob, bagkus magsilbing sandigan ng lakas ng ating mga boss. Ipaglalaban ninyo ang ating magandang nasimulan. Pagbabago po sa pwesto, buong loob kong itutuloy nyo ang pagtahak sa landas tungo sa pangarap nating kaginawahan para sa Pilipinas at sa sambay ng Pilipino. Ang natitira po sa ating termino, ikit ko mulang 149 days. Pinapalala po sa akin ni Atty. Del Antar na aking masigasig na executive assistant. Kami po, 149 days. Siya yata 6 years and 149 days kung papala rin. Sabi ko, tama yan dahil mas bata ka naman sa akin. Pero alam po yung kanina, no? Siyempre, napapag-isip rin tayo. Sana kaya tayo tutungo tapos sa pagbaba natin? Kanina napakinggan natin ang ating double major na magiging social worker na siguro naman ay talagang mag-graduate sa June. Hindi na ako magpapaimbita sa handaan nyo. Alam ko marami kang bisita. Pero bakit ko binibigyan pansin? No? Yung isa sa una namin nakahalubilo ni Dinggi nung umpisa ng ating termino, isang kababaihan, 16 na taon nung panahon yun, na taga-Baseco.
nando po yung inaugurate ni Mayor Lim, yung kanilang hospital. Yeah. So bagong panganak ko, yung 16 na taon. Tapos, tama ba din kina? Parang pangalawa na niyang anak yun. Pangalawang anak at 16 years old. At magkaintindi ko po yun, talagang tinutulungan natin siya hanggang sa kasalukuyan. Pero sabi ko nga kay Dinky, alam mo, hanga ako sa iyo, hanga ako sa inyong departamento. Dahil, di ba, parang by definition, ang trabaho niyo, may problema kayong kaharap araw-araw. Almusal, tanghalian, hapunan, habang natutulog, sakto pagkagising. Tapos saan ka ba kukuha ng, di ba, ng lakas para araw-araw bangon, harapin, at tugunan ang problema ng iba. At kinabukasan, gawin mo ulit yan. At yung hinaharap mo, ganun pa rin ang gagawin mo. Hanggang saan ba matilamaw, para may kahangganan ba yung kakayahan mong mahalin ang iyong kapwa. At kayo nga ho, no, tulad kanina, akabilib na inambisyon na sumama doon sa tumutugon ng araw-araw na problema. No. Kung gano'n naman noong attitude natin, no, siyempre pabawas ang problema at paganda na paganda ang kinabukasan natin mga boss. Nandiyan naman ang ating boss, yung aking kababayan, galing po sa distrito kung sinanay siya rin eh. Alam niyo sa Herona ho, sa totoo lang, nung umpisa, ako po'y Kapampangan, karamihan po sa Herona ay Ilocano, sabi ko magkakaintindi ba kami. Pero napakadiretso po, napakasigurado ka sa suporta at ayuda ng mga taga-Herona. Kita naman po niyo, 78 kayo, nay, hindi kayo nagsasalamin. Malagay ko nagbo-ballroom dancing pa kayo. Pero nga, thank you, door to door. Binabawasan pa natin paninginip. Yung ating estudyante naman, no? Talagang sinasamantala ang pagkakataon at tama lang po yan. Siguro, ang pinakabood na mensahe ko, simple-simple lang. May kasabihan na nga, pag may tagumpay, maraming ama. Nandito si Dinky, sabihin ko na rin, tsaka ina. Pag palpak, di ba, uli lang lubos. So, dahil sa ginawa nyo, madali kayong suportahan, madaling ipaglaban ang pangangailangan nyo dahil may pinapakita tayong resulta. No? So, ipagpatuloy po niyan at sino man ang aalinhin sa atin, palagay ko naman, no, kikilalanin ang maayos magtrabaho. At bagamat problema kadalasan ang kaharap nyo, at pag tumawag si Dinky nga kuminsan, no, dahan-dahanin mo tayong bebelo, si Dinky nag-text, ano kaya ang meron? Pero may kumpiyansa naman tayong kasama ng problema, sinasabi na rin ang agarang solusyong kabahagi ng pagtalakay din sa problema ito. Pagpatuloy niyan, bakit naman hindi kayo lalong bibigyan ng kakayahan, matulungan ang ating mga boss. Magandang maga po, maraming salamat sa inyo lahat.